What's up mga mamis? Nandito na naman ako sa inyong harapan at makikipagkulitan at pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. So, yung content ko ngayong gabi ay totoo ba na nakakalagas ng ngipin ang hindi pala nakakalagas nakakabungi ba ng ngipin ang pagbubuntis at saka yung after mga anak totoo ba? So sasagutin ko yan mamaya lamang. Verse of the day muna tayo. So ang ating verse of the day is Romans 12:14. Bless those who persecute you, don't curse them, pray that God will bless them. So lahat tayo, siguro lahat tayo, marami tayong bashers, yung iba sa atin. So, huwag na natin isipin yon. Ang isipin natin ay kung ano yung totoo tungkol sa atin. Kasi diba, yung iba yung mga bashers, nagsasabi ng mga negative things tungkol sa atin. So, tayo yung nakakakilala sa sarili natin at lalo na ang Panginoon. So, ang maganda natin gawin ay ipanalangin na lang natin sila sa ating Panginoon. Huwag na natin patulan, hayaan na lang natin kasi at the end of the day, tayo pa rin yung magiging kalma yung pakiramdam, di ba? Makakatulog tayo ng masarap. Sabi nga nila, pagka meron tayong kagalit, kung ikaw galit ka sa kanya, hindi mo pinatawad, ikaw, galit na galit pa rin yung pakiramdam mo, tapos siya ang sarap-sarap ng tulog niya, di ba? So, kailangan wala tayong hatred sa puso natin. Kailangan lagi lang tayong masaya, lagi lang tayong jolly, you know? So, yun. Sasagutin ko na yung tanong. Kung totoo ba na nakakabungi ang pagbubuntis? Totoo po na nakakabungi. Bakit? So, share ko lang sa inyo sa pagbubuntis ko nung sa pangalawa. Kasi lalaki din siya eh. Yung pangalawa at pangatlo, lalaki. Ayun, sabi ng OB, mag-calcium ka ha, kasi lalaki yan. So, sa isip-isip ko, bakit kaya ako pinagka-calcium? Siguro sa buto, ganyan, ganito. Ang nasa isip ko lang kasi sa buto, yung calcium. So, wala sa isip ko, yung naman sa ngipin. E, di ba yung calcium din, maganda rin siya sa ngipin. So, ayun, nagkaroon ng time noon na, like, yung ginaganda ko yung ngipin ko. Ayan, ginaganyan ko. Tapos, biglang may natanggal. Tapos, iba na yung pakaramdam ko. Yun pala, natanggal na nga, nabutas na. So, hindi lang naman yung pagbubuntis yung factor nun. May factor din yung kung paano ko alagaan yung ngipin ko nung bata pa ako. Hindi po talaga ako masipag mag-alaga ng ngipin ko nung bata pa ako. So, nitong nagbuntis na ako, ayun, siguro humina na siya lalo. Nag-calcium naman ako nun, pero hindi, kumbaga hindi ko na-maintain. Kasi nga, parang wala naman sa isip ko na dahil yun sa ngipin. So, ayun, bakit ko to shinare? Kasi baka meron sa atin na, yun nga, hindi natin mapangalaga yung sarili natin. Kailangan mag-take tayo kung ano yung pinapatake sa atin ng OB. Huwag natin isipin na, ay, para lang kumita yung, ano, yung OB kasi meron yung porsyento, ganito, ganyan. Isipin din natin na kailangan talaga yun ang katawan natin. So, ayun nga, may nabutas. So, nung sa pangalawa yon, so hindi naman siya sumasakit. Nung sa pangatlo kong anak, lalaki na naman. So, calcium na naman ang kailangan, di ba? So, hindi pa rin naman siya sumasakit. Kaya lang, nung nanganak na ako, madaming beses na tuwing gabi, sumasakit yung ngipin ko. Tapos, nawala siya siguro mga 1 month, 2 months. Tapos, babalik na naman. Tapos, mawawala. So, last month, sumasakit na siya gabi-gabi. Tuwing umaga, nawawala. Maghapon, walang sakit. Pero bago ako matulog, masakit talaga sobra. So, kinabukasan, nung pagising ko, hindi nawala yung sakit. Kaya, in-encourage na ako nung asawa ko na magpabunot na ng ngipin. Kasi pinagdaanan niya rin yun eh. Sa bagang din, masakit. So, yun. Share ko lang din sa inyo kung ano yung nangyari nung araw na magpapabunot na ako. Kinabahan ako noon. Pero hindi naman matagal. Ang pinag-pray ko noon na kayanin ko yung anesthesia, ganyan. Although, may pinagdaanan naman akong turok ng anesthesia sa likod pa nga.
mas masakit. Ito, ano, malambot lang. So, yun, nung nandun ako sa dentist, talagang nagpe-pray ako, nire-review ko lahat. Kasi, syempre, sa dito, ano, eh, surgery pa rin yun na maituturing eh. Minor surgery nga lang. Kasi, tuturukan pa rin ng anesthesia. So, ayun, nung bubunutan ako ng ngipin, nakaramdam na ako ng parang na-stroke na yung mukha ko, yung kalahati ng mukha ko. Tapos, nahihilo na ako. Sabi ko kay Doc, Rook! Ganun. Sabi ko, Rook! Sabi ko, nahihilo na ako. Hindi ko nasabi yun. Sabi ko lang, hello! Tapos, sabi niya, oh, nahihilo ka. Okay lang yan. Yun, iba nga, naduduling. Sabi niya, akala ko naduduling ka. Yun, pero may time din na pag tumitingin ako, naduduling talaga ako. Pero saglit lang. So, yun nga, ayaw matanggal ng ngipin ko. So, pinukpok pa siya. Ginanon pa ako. Alam niyo yun, sobrang sakit. Masakit talaga kasi minamartilyo. Minamartilyo! So, yun. Nung ayaw matanggal, hinawakan ng anak ng dentist yung ganto ko. Yan. So, pinupok niya talaga. So, ako naman kasi nga ang sakit. So, ayun, talagang kada tanggal nung ano, I mean, kada ganun nung parang flies. Ganun naman ang ganun yung mukha ko. So, ayun, nabunot na yung ngipin ko dito sa baga. So, okay lang yun. Sabi ko nga, kung yung ngipin ko talagang tinadha ng mabunot or malagas, ang pang-intro ko na sa videos, what's up, ang kabungal! So, pero wag naman ganun. Ayos lang din kung sakali, pero siguro wag naman. Pero ayos nga lang din. So, yun nga, mga mamis, kailangan ingatan natin yung mga ngipin natin. Ingatan natin, hindi lang ngipin natin, buong katawan natin. Yung health natin, ingatan natin talaga siya. So, ayun. Kasi hindi biro na yung sakit ng ngipin. Diba sabi nga nila, sumakit na lahat sa katawan mo, wag lang yung ngipin mo. Kasi, ang sakit talaga, mga mamis, sobra. So, yun yung naranasan ko. Dahil nga nung bata pa ako, hindi ko iningatan yung ngipin ko. Yun yung nangyari nung nagbuntis ako at nung nanganak na ako. Talagang nagkaroon siya ng epekto sa oral health ko. Yun nga sa ngipin. So, wag natin hintayin yung time na sumakit pa yung ngipin natin. Kaya ingatan na natin. Calcium ng calcium habang nagbubuntis at pagkatapos magbuntis kasi calcium kailangan pa rin yan, lalo na kung breastfeeding mom tayo, diba? So ayan, ngayon umiinom na ako ng calcium ulit kasi kailangan. Nagpapasalamat pa rin naman ako kay Lord kasi nga yun, iningatan niya ako nung sa pagpapabunot kasi ang daming ayaw magpabunot dahil natatakot sa pwedeng mangyari. Pero yun nga, iningatan ako ni Lord. Nung mga nakaraang araw, nung nakaraang linggo, masakit pa rin siya kasi after mabunot. So, nung may ininom na ako na food supplement, okay na. Hindi na ako nakakaramdam ulit gabi-gabi. So, I'm claiming it na kay Lord na hindi na siya sasakit ulit. Ayan lang mga moms. So, ingatan natin yung sarili natin. Kung nagbubuntis tayo ngayon, kung kapapanganak lang natin, inom pa rin tayo ng calcium. Ayan mga moms. So, I hope na meron kayong natutunan sa mga tips ko ngayong araw na to. Yun lang ang masasabi ko. Ingatan natin ang sarili natin mga moms dahil walang mag-iingat sa atin bukod sa Panginoon kundi yung sarili natin lang. Yun lang. See you on my next videos. Goodbye!